Hello guys, good evening or good morning, madaling araw na, time check. It's 12:33 a.m. Ayan, this is me, Rita Gwens. Hindi ako nakapag-live guys, no, kasi sobrang busy talaga. Dami kong trabaho and then late na talaga ako natapos. 2 days na to, late na ako natatapos. Pero syempre, hindi ako makakatulog hanggat hindi ako makakapag-share sa inyo ng aking reaction, aking saloobin, about sa mga ganap-ganap sa ating bunso, Migs Molino. Of course, lalong-lalo na doon sa kaganapan sa Okada. Kagabi, or last day, during the Maharlikang Pilipino Awards, awardings night. Diba? So, ang dami kong nalamang kwento. Behind the scene, mga kaganapan doon, mismo sa event, kahit na wala tayo doon, siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman that I am a good friend of isa sa mga organizer doon at isa sa mga humawak sa award na ito ni Bunso Migs Molino. So yung gusto kong i-share sa inyo, yung nakakatuwa, nakakaantig ng puso na kwento ng isang nanay from Paris daw po yun. I think hindi ko i-mention yung name kasi for privacy, ano, kasi hindi ko siya kilala. Actually, hindi ko talaga siya kilala, hindi ko rin naririnig yung name niya kahit sa ang comment section or kahit sa ang team or group ni Bunso Migs Molino. Pero yun nga ang kwento sa akin ni Miss Shantara, is andun daw kahapon ng paggabi na, andun daw lang nakaupo si nanay kasama yung kanyang pamangkin. And then they are trying to ask the organizer doon po sa may information area if pwede daw po ba silang bumili or tawag dito magbayad ng kanilang entrance para lang po makita si Bunso Migs Molino. And then, since they mentioned Migs Molino, and everyone's know there, yung mga organizer, everyone knows that si Miss Shantara or si Ate Ging yung may handle kay Migs Molino, kay Bunso Migs Molino sa awards na yon. So they try to introduce Miss Shantara sa kay nanay na galing sa Paris. And ayun, nag-usap daw sila, and ayun nga, yung parang nagpi-please talaga siya na if pwede ay papasukin siya, pwede give her a chance na maka-attend sa awards night ni Bunso. And ang sabi pa nga niya is, galing pa akong Paris at gusto ko lang talagang makita si Bunso Migs Molino kasi isa ako sa kanyang silent fan. Sabi niya, wala akong team, wala daw siyang alam kung sino yung pwede niyang kontakin para makarating sana yung kanyang message or yung kanyang kagustuhan na umaten ay makarating kay Tatay Jet. And then takot din daw siyang mag-message sa mga account ni Tatay Jet kasi alam niyang may mga nag-scam. So yung ginawa niya is pumunta na lang talaga siya ng Okada, and tinry niya na lang talaga na if ever pwede siyang makapasok doon. So since nga very limited na lang or wala na talagang spot or wala na talagang available sana na place or table or chair para sa kung sino yung mag-add, kasi hindi naman lingid sa atin yan, nasabi na sa atin ni dati na limited spot lang ang pwedeng makapasok doon, which is alam ang pagkakaalam ko, meron pang mga gusto talagang umattend na medyo gahul na sa oras and hindi na talaga tinanggap kasi wala na nga talagang space, di ba? So yung parang na stress or na pressure si Miss Shan sa sitwasyon na yon, kasi siya daw ay naawa din sa matanda na andun lang daw nakaupo talaga and nag-iintay kung pwede ba talaga siyang makapasok or pwede niyang makita or makasama or maka-attend to support sa kay Bunso Migs Molino sa kanyang award. So yung ginawa daw po ni Miss Shantara ay kinausap niya, tinanong niya muna yung kanyang chairman, yung boss nila, which is si Ma'am Benelin. Tinanong daw niya if
pwede ba, or may chance ba, or pwede ba siyang makapasok, kasi dalawa sila eh, may kasama siyang kanyang pamangkin, which is yun yung nag-a-assist sa kanya kasi medyo may edad na si nanay. And ano yung nakakatuwa lang, kasi gusto niya lang talaga daw makita si Bunso Migs Molino. O, oh, diba? Tapos, ayun, nilapitan din ata siya ni Ma'am Benelin, yung chairman ng awards ng Maharlika or ng Aura Event and Management. Yun ay si Ma'am Benelin, Amigo Molina. So, ayun. Then, parang naawa rin siguro si Ma'am Benelin sa kanya. And then, ayun, binigyan na lang sila ng chance or pinayagan na lang sila na maka-attend. Diba? Na makapasok. At yung nakakatuwa, guys, kasi hindi pa naman nakabihis si nanay during that situation na nagpunta sila ng Okada. Hindi po siya nakabihis. Pero alam niyo yung nakakatuwa, kasi prepared siya. Prepared sila. May dala silang damit. And then, nung nagsabi na daw, nung pumayag na daw si Ma'am Benelin na makapasok sila, na pwede silang umattend, nilabas niya yung damit niya at nagbihis sila. Kasi 'di ba alam kasi niya na may dress code, 'di ba? Alam niya na dapat is naka-Pilipinyana, dapat naka dress code, kung ano yung sinasabing attire, yun yung isusuotin, 'di ba? So doon pa mas lalong na-touch si Miss Shantara. Doon siya pa siya lalong talagang grabe yung pagmamahal niya kay Bunso Migs Molino. Talagang prepared siya, 'di ba? Ready siya. Kaya doon pa talaga tuwang-tuwa si Miss Shan sa kanya, kasi nakita ni Miss Shan na nilabas niya yung damit niya, and then nagsabi sila na magpapalit na kami kasi makakapasok na daw sila. So kahit ako habang pahabang kinukwento sa akin yun, is talagang natuwa din ako. And then ayun na nga, nakapasok na sila, and then parang pinakilala ata siya ni Miss Shan kay Tita Rebecca. Hindi ko pa nakakausap si Tita Rebecca kung ganun ba talaga yung nangyari. Basta pinakilala ni Miss Shan sa kay Tita Bec si nanay, and then ayun, pinalapit niya na kay Bunso. And then ayun, nagkaroon sila ng moment ni Bunso na natupad yung pangarap niya. So nakakatawa, di ba? Tapos ang pinaka-cute pa doon na pangyayari, kasi nahiya pa daw si nanay na lumapit kay Bunso. Nagbigay si nanay ng panyo kay Miss Shan, at sinabi niya kay Miss Shan na kung pwede daw, papirmahan daw niya, magpapa-autograph daw siya doon sa panyo na yon kay Bunso. So, yung panyo lang yung ipapakita ko, guys. And ayun, alam nyo naman si Bunso Migs Molino, di ba? Hindi naman maghihindi iyan kung may mag-ask sa kanya. And ayun, pinirmahan po ni Bunso Migs Molino yung panyo ni nanay. At ayan, pinicturean pa siya ni Miss Shantara. So, ayan, so si nanay, hindi ko na lang ipapakita kung sino yung itsura niya, no? To, kasi nga, silent fan nga siya, wala siyang group, walang may nakakakilala sa kanya. I don't know kung mayroon man, di ba? Or kung may nakakilala man siguro sa kanya, yung kagabi na, kung sino yung mga tao doon. And lalo na si Tita Bex, kasi parang si Tita Bex yung naging kasama niya daw doon. And ayun, isa yan sa mga nakakatuwang pangyayari doon sa events night sa Okada, na kahit ako parang, ha? May ganun nangyari? Yung parang ganun. Kaya ako tuwang-tuwa din ako nung nalaman ko yan, nung kinento sa akin. Tuwang-tuwa din ako kasi, alam nyo yun, Migs Molino, still Migs Molino. Talaga yung puso ng mga taong sumusuporta sa kanya is andyan. Yung totoong mga taong sumusuporta sa kanya. Yung alam nyo yun, walang alam. Hindi niya alam kung makakapasok siya. Hindi niya alam kung papayagan silang makapasok. Siyang makapasok. Pero she try her best na pumunta doon at magkiusap na kung pwede papasukin sila. So, ayun, marami pa akong ikakwento sa inyo, guys. Kaya lang talaga, hindi ako makapag-live. Kaya sabi ko, hindi po pwedeng hindi ko to i-share. Hindi po pwedeng hindi nyo malaman na may mga ganoong klaseng supporters si Bunso Migs Molino. And alam ko din naman na kayo, ganyan din ang nararamdaman nyo. Gagawin nyo yung lahat para lang makita, para makasama si Bunso Migs Molino. Diba? So sobrang natutuwa ako sa mga ganyang klaseng kwento, kasi patunay lang yan na ang mga tao nagmamahal
at sumusuporta kay Bunso Migs Molino is andyan. Hindi sila nawawala. Tahimik man sila, pero andyan sila. Diba? So, ayun. Alam ko, marami pa tayong pag-uusapan, marami pa ako i-share sa inyo ng mga ganap na pwede kong i-share at pwedeng ikatuwa natin lahat. So, for now, yan lang muna ang about kay nanay na galing Paris at nagbaka sakaling makapasok doon sa Okada. At ayun, thank you so much sa Aura Events. Alam kong hindi madali, kahit si Miss Shana nagsasabi na hindi madali yung pag-handle ng mga ganong klaseng sitwasyon, kasi syempre sila din ang mababalikan yan, kasi may mga sinabihan na sila na hindi na sila tatanggap kasi nga wala na talagang table. Pero yung mga ganong klaseng special situation kasi na ganun, hindi po pwede, andun na sila eh, andun na kasi si nanay eh, diba? So ayun, ginawa na lang ng paraan na makapasok at magkaroon ng upuan sa loob. And ayun guys, so yan yung mga isa yan sa mga patunay kung paano sinusuportahan at kung paano minamahal ang isang Migs Molino ng kanyang mga taga-suporta. So more updates, more reaction, kung hindi man ako makapag-live, gagawa na lang ako ng ganitong klaseng video at ikwento sa inyo. Marami pa po, marami, as in marami, hindi ko lang talaga kaya kasi alam nyo may trabaho din ako dito. Alam niyo na syempre work muna, 'di ba? So ayun, at lalo na ngayon medyo high-tech talaga yung schedule, busy kasi yung mga boss ko. So hindi ko rin pwedeng sabihin na okay, last time ko na papasok na ako, hindi. Ako kasi hindi talaga ako mareklamo kung ano yung kung andyan pa sila, hindi pa ako papasok ng kwarto ko. So ayun guys, hindi ko alam kung bukas makakapag-live ako, hindi ko alam kung makakapagawa ako ng video, pero pag may time, gagawa talaga ako. So, yun lang guys. Magpapahinga na ako. Matutulog na. Thank you so much for watching. For Bunso Migs Molino, congratulations. To Miss Shantara, thank you so much sa lahat ng effort. And sa lahat po nung nag-attend doon kahapo, kagabi. Or nung ano, alam ko kasi, ano na, 22 na tayo ngayon, di ba? 23 na, I think, di ba? So, ayun. Basta maraming salamat sa patuloy na support at pagmamahal kay Bunso Migs Molino. Ayan, this is me, your Tita Gwen, saying life is short, heaven is forever. Stay strong, stay safe, be kind, and be nice to God with the glory. Paalam po. Bye!